Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa isang mahusay na aktor na talaga namang tumatak sa mga Pinoy dahil sa pagiging natural na komedyante at epektibong kontrabida. Alamin natin sa video na ito kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Naaalala nyo pa ba ang aktor na ito? Kung isa ka sa mga masugid na taga-subaybay ng klasikong pelikulang Pinoy, ay paniguradong pamilyar ka sa veteranong aktor na tampok natin ngayon dahil madalas natin siyang mapanood bilang isa sa mga pangunahing kontrabida sa maaksyong pelikula noon. Siya si Joaquin Fajardo na mas nakilala natin sa alias na Buhaya. Yan ang pangalang ibinansag sa kanya dahil sa kakaibang forma ng kanyang mga daliri sa kamay. Si Joaquin Fajardo ay isa sa mga paboritong katrabaho ng iconic comedy trio na sina Tito Vic and Joey dahil sa husay nito sa pagpapatawa. Ngunit alam nyo ba, mga dre, na noong nagumpisa si Buhaya sa mundo ng showbiz ay maliliit na roles lamang ang kanyang mga ginagampanan? Ang kanyang kauna-unahang pelikulang kinabilangan ay ang Divina, Diyosa ng Apoy, noong 1961 na pinagbidahan ni Tessie Quintana at Jose Romulo. Maliit man ang mga roles ang naibibigay sa kanya ay nagpatuloy pa rin si Joaquin at nagpursige sa kanyang karera dahil naniniwala siya na balang araw ay makikilala din ang kanyang pangalan sa mundo ng pelikula. Noong 1962 ay naibigay sa kanya ang isang maliit na role sa international film na Samar bilang isang sundalong Espanyol. At noong 1966 ay nagpamalas si Joaquin Fajardo ng husay sa pag-arte sa isa pang international film na pinamagatang Ambush Bay. Nakikita ang mga sundalong Amerikano dito. Dito? Oh. Dito ay napansin siya ng mga malalaking production companies at mga bigating artista noong mga panahon na yon. Dito nag-umpisang mamayagpag ang pangalang Joaquin Fajardo dahil noong kalakasan ng pelikulang Pinoy ay kaliwat kanan ang mga proyektong alok sa ating bida. Alam nyo ba, mga dre, na napabilang si Buhaya sa 10 pelikula sa loob lamang ng isang taon? Patok na patok ang kanyang pangalan sa pinilakang tabi, babakomedya man o aksyon. Ilan sa mga pelikulang kinabilangan ni Joaquin ay ang Pacifica Falayfay noong 1969, Crocodile Jones, Tarzan, Padrino, Pidudida, Kambal Tuko, Tugo ng Pistolero, Sambahin ang Ngalan Mo, Working Boys, Dugong Buhay, kasama ang mag-amang Ramon Revilla at marami pang iba. Sa loob ng 3 dekada ni Joaquin sa mundo ng pag-aartista ay napabilang siya sa 250 pelikula. Ang kanyang pinakahuling proyekto ay ang Ali in Wonderland noong 1992 bilang si Lizardo. Natapos niya ang pelikulang ito ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mapanood sapagkat noong December 28, 1991 ay sumakabilang buhay si Joaquin Fajardo sa edad na 53 dahil sa isang karamdaman. Masakit mang tanggapin, lalong-lalo na ng kanyang mga mahal sa buhay na nawala si Joaquin Fajardo sa mundo kung hindi man lang nabigyan ng pagkilala sa lahat ng kanyang mga naiambag sa mga pelikulang ating binabalik-balikan hanggang sa kasalukuyang panahon. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Ray Madrona Vlog 2.0, Efros Gaming, Kenneth Reyes, Old Television Channel, Basilio Maraman at Ganggang, at sa pamilya ni Rattlesnake na sina Joanne, McCoy at Jepay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.